Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay may dating asawa. Meron akong kalibin ngayon. Balak naming bibili ng bahay at lupa. Ang gusto ng aking kalibin ay ipangalan ang titulo sa kanyang pangalan lang. Ito ay para wala daw karapatang maghabol ang aking former wife. Tama ba itong naisip ng aking kalibin, attorney? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung may dati kang asawa at may kinakasama ka na ngayon, kung bibili kayo ng property, pwede bang ipangalan ang titulo sa iyong kinakasama para walang habol ang iyong dating asawa? Ano ang sabi ng ating batas tungkol dito sa situation na two individuals na nagsasama bilang mag-asawa pero hindi kasal? Ayon sa Article 148 ng Family Code, nakasaad na sa mga kaso ng pagsasama na hindi kasal dahil hindi sila pwedeng magpakasal dahil ang isa o silang dalawa ay kasal pa sa iba, tanging ang mga ari-arian na nakuha nila sa pamamagitan ng kanilang actual na magkasamang contribution ng pera, ari-arian o industriya ay dapat na pag-aari nilang dalawa sa proportion ng contribution ng bawat isa sa kanila. Halimbawa, kapag bumili ang mag-live-in partner ng property na worth 1 million pesos, ang lalaki ay nag-contribute ng 600,000 pesos mula sa kanyang sariling pera at ang babae naman ay nagbigay ng 400,000 pesos bilang kanyang contribution share sa pagbili ng property, ang property ay pagmamay-ari nilang dalawa. Pero ang ownership ng lalaki sa property ay 60% at ang babae naman ay 40%. Paano kung walang ebidensya kung magkano ang share ng bawat isa sa kanila sa pundar ng property? Hindi malaman kung sino sa kanila ang may malaki o maliit na contribution. Paano kung hindi malaman ang actual na share ng bawat isa sa pagbili ng ari-arian? Ayon sa Family Code, sa kawalan ng patunay o ebidensya ng contribution ng bawat isa, ang kanilang contribution at ownership ay ipinapalagay na pantay, equal, nangangulugan na 50-50 sila sa ownership sa property bilang naipundar nila na walang ebidensya, hindi malaman kung magkano ang contribution ng bawat isa sa kanila. Kaya sa nagtanong ng ating viewer na gustong ipangalan ang kanyang kalibiin, ang kanilang bibilhing property para walang habol ang kanyang ex-wife, ang hakbang na ito ay maaaring i-question ng ex-wife kung darating ang panahon na papanaw ang nagbigay ng tanong. I-question niya na ang pagkuha ng property ay hindi galing lang sa exclusive na pera ng kalibin. At kung walang may pakitang ebidensya na ang kalibin ay siya lang ang nagpundar ng property sa pamamagitan ng sarili niyang pera, ipinapalagay ng batas na ang pagmamay-ari, ang ownership ay pantay sa dalawang magkalibin. Isa pa, paano kung darating ang panahon na maging hindi na maganda ang pagmamahalan ng dalawa? Naging maasim ang kanilang pagmamahalan. Maaring ibenta ng kanyang kalibin ang property dahil nasa kanyang pangalan lang ang title of ownership. Hindi na niya kailangan na kumuha pa ng consent ng ating viewer para ibenta ito. O kaya isanla ito. Hindi tulad sa situation na kung ang dalawang nagsasama bilang mag-asawa ay pwedeng malayang magpakasal dahil wala namang balakid, walang hadlang sa kanilang pagpapakasal dahil hindi naman sila kasal sa iba. Sa ganitong situation, hindi pwedeng ibenta ng isa sa mga magkalibin ang kanyang share sa property na walang consent ng kanyang kalibin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!